Magandang gabi mga kakambing. Yung gabi po ay tayo nating puntahan yung kambingan natin para magtingnan yung kalagayan nila doon. Kasi po mga kakambing, most of them are mga anak na this week and next week na rin. So dapat talaga monitor natin yung kalagayan nila. Andun po yun, no? So may yung may ilaw kasi po may kinabit po tayong solar lamp doon. Habang solar lamp rin itong ginadala natin. Diyan talaga pag tayo farmer tayo kahit wala sa oras kailangan talaga na mapuntahan na bisitahan natin yung ating mga alaga. Ito yung ating entrance dito. Sandali, buksan ko lang. Kasi po yun po talaga gusto natin malaman kung ano nga ba talaga yung kalagayan ng ating kambingan dito. Yan po, ayos yung ating solar lamp. Okay, may nanganganak ba? Wala. Good evening mga kambing. Ito po sila. Ito po si Jack. Si Jack po kasi tinatali na lang natin sa paggabi. Wala pa siyang extra na room kasi dito na para talaga sa kanya kasi po mahirap pag masyadong malaki itong back abang nakatayo pa yung iba nating kambing. Sandali, buksan na natin to. Excuse me, ayaw mabuksan. Ako, sandali. Yan po kasi may isa tayong ano dito, kambing na nanganak dito. Ito ko rin, binabantayan rin itong isang medyo whitey na ito kasi malapit na talaga mga anak to. Tsaka yung ito po, yan, mga 2 to 3 months pang pegi yan. Ito po, ito yung isa sa pinababantayan ko ngayon, itong si Maha kasi more or less tonight or next nights mga anak na po yan. Yun po, ito si Mary Jane, yung anak nyo, 1 week old to yan. Ito yung kinaber natin dati, sobrang laki nya. Ako, ganyan talaga, no? Ba't nagdidim yung aking light? Ayan, dapat yan. So yan, ay natutulog na, gusto na talaga matulog, ang haba niya yung shadow . Ito naman si Koy, malapit na rin itong mga anak. Yan po, at ito rin isa lang, ito si Box. Si Box po kasi parang magsasabay rin sila ni Maha na mga anak kaya nga dapat talagang monitor natin sila talaga palagi, check talaga palagi kung kumusta na sila. Naku, dami ng dinumi, oh. Naku, yan yung mahirap pag lalo na pag basa, buti na lang hindi basa yung mga dumi nila. At saka mga anak, yun po yung hindi maganda. Koy, hindi pa natutulog. Ito naman si Kati, oh. Ito yung dating nakunan. Tingnan nyo naman yung katawan niya, oh. Currently ay tawag din buntis na rin, masama lamang mga 1 month to 2 months. Yan si ano, si Kati. Yan, tingnan niyo kutawa niyo. Yan. Grabe sila. Dito walang pumasok, ah. Ba't kay Koy hindi pumasok dito? Koy. Doon ka sa room, isa doon, Koy. Koy. Punta ka lang sa room para hindi kayo magkakainitan ng isang kasama mo. Sige, go. Tinutulak ko na ito. Malaki na rin tiyan yan . Tingnan niyo po, oh. Malaki na rin tiyan niyo, Koy. Yan, dyan ka lang, Koy. Uy, ayaw . Gusto talaga yan may kasama. Ito dati sa dito sa
feeding area ay feeder ito, hindi na ginagamit na feeder. Ito din yung gusto nila para walang tawag ng abala. Oh, ito habang gabi eh nasa ano pa rin, nasa tawag doon, nasa salt lake pa rin natin si Teya. Ito yung dating muntik na naming naibenta. Kasi po mga ka-agree, mga kameme, ayaw ano eh, ayaw magbuntis. Dalawang beses na sampahan, hindi na buntis. Pero nang talagang gusto nang ibenta, na-check natin uli, lalo na kasama ni Sir Agri, na-check namin, buntis. yung adder niya, nag-umpisang lumaki. Yan po oh, yan. Kaya sabi ni Sir Agri, hindi, mga dalawang buwan, kung buntis yan, huwag mong ibenta. Nako, buti na lang may kasama kaming expert. Ito lamang si Mary Jane, pag nakatayo at gustong dumedi ng baby niya, o yan o. Ayaw pa baby o. Ito yung minsan mabait naman, pero kasi gusto talaga, masiba masyado itong bata niya, yung anak niya. Ayan, grabe yan, malakas kasi dumedi yan eh. Nag-iisang anak eh. O yan, kahit gabi pag nakatayo yung nanay, talagang gustong dumedi. Ganito pala talaga pag ano no, solar lamp ano, mayroon siyang malakas, mayroon siyang hindi malakas. Pag hindi naka ano eh, dapat pala itatama sa katawan ko para tawag dun, lalakas yung ano, yung ilaw. Yan. Lalakas kasing dumedi nito, 1 week old pa lang. Ayan po. Ay, matulog ka na ano, Tia. Wala silang tulog eh. Ito si Jack oh. Bait nito ni Jack. Yan. At least tumaba na rin si Jack ng konti. Konti lang. Kesa kumpara nung dati. So yan po. Ito yung sinicheck natin ngayon. Doon sa kabilang goat house pa rin natin. Mayroon na rin doon. Malapit na rin mga anak. Doon sa maliit na goat house. Yun yung problema doon eh. Ano yun eh. Mababa siya. So, isa para nating project someday, magkagawa tayo ng ganito kalaki para sa kabilang mga goaties natin. O, sige. So, hindi po tayo magtatagal hanggang dito na lang sa mga kakambing, mga kamimili. Nag-check tayo. This is the first time po na nag-check tayo ng kambing natin sa gabi. Kasi malayo po tayo sa barangay proper, 3 kilometers. So, yan po. Dahil po sa puso marami ng malapit na mga anak, kaya chine-check talaga natin. Hindi na tayo magtatagal, maraming salamat po. Mabuti naman yung kanilang kalagayan, wala namang mga anak. Kasi pag may nanganak mamaya, iiyak rin yan. So, ma-check na rin natin. Well then, this is your friend, Agritech Miss TV po. Bye-bye na po. God bless everyone. Ingat mga kapatid. Ingat ko. Oy. Black and white. So. Oh yan, kumain ito si Maho. Ito yung sasip na kamalapit ng mga anak. Yung si Maha. Okay, Maha. Night, night. Rest na kayo. Napakabayat kayo dito. Napakabayat. Nalilak. Kung tingnan sa ninyo, napakaluwag ko po nila. Kasi, nagpuyaso lang ba sila dito? Ayan, ito. Siyam, sampo. 13. 14 lang sila. Kaya sabi ko kahit doble yung heads, yung area na, yung room po natin good for 25 heads. Ito po, yung ating goat house, 25 to 30, pwede pa. No, masyadong maluwag po, masyadong malapad yung extra area po nila. Ay, bumibigay. Palibig na ba talag? Kasi malakas to eh. Pag nagtayo yung mga yan. Kahit gabi yan. Ako. Marami naman. Ang kita sa katawan ng grabe kalakas yan. Dumidi. Nag-iisa yun eh. Palibigin nga. Ako. Ako siya. Taba-taba baby,
baby baby bug nih. For the dream.